It's me, Arian. So, nandito tayo sa week 5, module 2. Ang gagawin naman dito ay sundin daw ang pinapagawa sa bawat bilang. Dito sa number 1, lagyan ng X ang naiibang titik sa pangkat. Dito sa number 1 ay U, U, B, U, U. Ang ilalagyan ko ng X ay yung B. Dito naman sa number 2 ay lalagyan ko ng kahon ang naiibang bilang. Dito ay 4 na 4 at saka 2. Lalagyan ko ng kahon yung 2. Dito naman sa last, bibilgan ko ang naiibang salita sa pangkat. Ito ay usa, tapos aso, usa. Tapos ito, usa, usa. Naiiba ay aso. Bilgan natin yung aso. Ito guys. Ang sunod naman ay ito. Kukulayin daw ang dalawang mukha ang magkapareho sa bawat dila gamit ang pangkulay na nandito sa kaliwa. Dito sa unahan ay kukulayin ko yung dalawang tuwa dahil yun ang magkapareho. Kukulayin ko yan ng dilaw. Ito o. Dito naman sa next, ang kukulayin ko ang dalawang lungkot gamit ang color green. Dito naman sa next, ang kukulayin ko itong dalawang malaking mata. Takot. Gamit ang color blue. Kukulayin ko yan ng blue. At dito naman sa last ay kukulayin ko ng red yung dalawang galit. Simulan na lang mag-color. Dito naman tayo sa baba. Lalagyan ko ng check yung kapareho yung larawan na nandito sa kaliwa. Dito sa number 1 ang isang bulaklak. Lahat sila bulaklak pero ito kagaya niya. Kaya yan ang lalagyan ko ng check. Dito naman sa number 2 ay bola. Ang kagaya lang niya ito sa gitna. Kaya yan ang lalagyan ko ng check. Dito naman sa next ay laso. Lahat sila laso. Pero kagaya ng design, ito sa gitna. Kaya yun ang lalagyan ko ng check. Dito naman ay sombero. Lahat sila ay sombero. Pero ang lalagyan ko ng check, itong nasa gilid. At ito naman sa huli ay candy. Lahat sila candy. Pero ang lalagyan ko ng check, itong nasa unahan. Tara na, lagyan sila ng check. Ang sunod naman natin gawin ay ikahon daw ang magkatulad sa bawat bilang. Dito sa number 1, ikahon daw ang magkatulad ng laki. Itong ikakahon ko, itong dalawang to. Sila ang magkatulad ng laki. Dito naman sa number 2, ikahon ang magkatulad na kulay. Ito po ang magkatulad na kulay. Dito naman sa mga puno, ikahon ang magkatulad na taas. Ito ang magkataas. Dito naman sa huli, ikahon daw ang magkatulad ng hugis. Ang ikahon ko yung dalawang bilog. Isa dito, ikahon ang magkatulad na haba. Ang magkatulad na haba ay itong lapis at saka itong brush. Tara, ikahon na naman sila.
Sunod naman ay iguhit ang larawan na nandito sa kaliwa, dito sa kabilang kahon. Dito sa una ay hugis tuwa, tapos pangalawa heart, tapos itong sunod half moon, tapos itong last ay ulap. Tara, iguhit natin sila. Bilugan daw ang magkaparehong bilang sa bawat star. Dito sa unang star, ang magkaparehong bilang 1-1. Yun ang bibilugan ko. Dito naman sa next na star, ang magkatulad na bilang, ang number 3, ito at saka ito. Dito naman sa sunod, ang magkaparehas na number are 4 at saka 4. At dito naman sa may last, ang magkaperoha ay 2 at saka 2. Bilugan na natin ang magkatulad na bilang. Ito na guys. Dito naman sa baba, kulayan naman ang tatlong lobo na magkatulad sa bawat grupo. Dito sa unang larawan, ang tatlong lobo na kukulayin ko ang ngayong may bilang na 2. Dito naman sa next na grupo, ang kukulayin kong lobo na may bilang na 4 o 4. Ito, ito, at saka ito. Dito naman sa baba na grupo, ang kukulayin na lobo ay may bilang na 5, 5, 5. Dito naman ay kukulayin natin yung lobo na may bilang na 3. At dito sa last, kukulayin naman natin kung may bilang na isa, isa, isa. Tara na guys, kulayin na natin mga lobo. Guys, lalagyan ko ng check ang dalawang hugis na naglalaman ang magkatulad na titik. Dito sa unahan, ang mga hugis parihaba. Ang magkatulad na titik, ang letter MM. Yun ang lalagyan ko ng check. Dito naman sa next ay hugis bilog. Dito naman sa hugis bilog, ang magkatulad ay letter E. Yan ang lalagyan ko ng check. Dito naman ay mga hugis na triangle. Ang magkatulad ay letter G. Yun ang lalagyan ko ng check. At dito naman hugis square. Ang lalagyan ko ng check ay letter A. At saka A. Dito naman sa last ay hugis oval. Ang magkatulad ay letter Q. Yun ang lalagyan ko ng check. Tara, lagyan na sila ng check. Ito na guys. Dito naman sa baba, guys, iitiman ang kahon na may laman na dalawang letra na magkatulad. Gamit ang lots na ito. Dito sa unang trend, ang magkatulad na letra ay PP. Yun ang kukulayin ko na lapis. Dito naman sa sunod na trend, ang magkatulad ay letter W. Ito at saka ito. Yun ang kukulayin ko ng lapis. Dito naman sa next na trend, ang magkatulad ay TT. Kulayin natin ng lapis yun. At sa last na trend, ang kukulayin ko na letter ay B at saka B. Tara na, kulay na natin sila gamit ang lapis. Ito na guys. Magbasa naman tayo.
Sa sunod natin gawain, sasalungkuhitan ang dalawang salita na magkatulad sa bawat pangkat. Dito sa una ay aso, isa, tapos uso, tapos asa. Ang dalawang magkatulad ay isa. Sasalungkuhitan natin yung dalawang yan. Dito naman sa next, oto, ate, ita, ito, tapos ate. Ang sasalungkuhitan ko yung ate. Dalawang ate. Kasi silang magkatulad. Dito naman sa next, ina, una, uno, at ano. Dito sa una ay ano. Ang sasalungkuhitan ko ay ano. Dalawang ano. Dito naman tayo sa baba. Amo. Tapos ano. Tapos ama. Tapos ina. At ama. Ang sasalungkuhitan ko, ang dalawang ama. Dito sa last, ay bata, basa, baka, bala, tsaka basa. Ang sasalungkuhitan ko, ang dalawang basa. Tara, sasalungkuhitan na natin ang magkatulad na salita. Ito na guys. Dito naman tayo sa last na gawain. Ang gagawin naman natin, ikakahon daw ang dalawang salita na magkatulad ang unang titik o unang letra. Sa number 1 ay isa, tapos ina, tapos ate, tapos opo. Ang dalawang magkatulad ay isa at ina. Ito at ito. Ito ang kakahon natin yan. Kasi magkatulad sila ng unang titik. Dito naman sa number 2 ay aso, tapos iba, tapos ama, tapos upo. Ang ikakahon ko ay aso at ama. Aso at saka ama. Dito naman tayo sa next. Itong ema, tapos ulil, tapos uma, tapos ana. Ang ikakahon natin ay uriel at saka yung uma. Dito naman sa next ay oso, ita, una, at oto. Ang ikakaun ko ay oso, tsaka oto. Dito naman sa kulihan, baso, bata, mesa, at kubo. Ang ikakahon natin ay itong baso, tsaka bata. Tara na guys, kahon na natin sila. Tapos na tayo sa week 5. Nagustuhan niyo ba ang aking module serye? Ano bang hihintay niyo? I-like and share na yan sa kaibigan niyo. Bye-bye guys!